tanong, bakit ako nawala? It's a very long story, pero here it is. Last year, bago mag-bear months, may natanggap akong mensahe around 6 a.m. Alas 6 ng umaga, napakaaga, na namatay raw ang isang homeless na tinulungan namin. Agad-agad kaming pumunta ng asawa ko dun sa lugar, at pagdating ko dun, I was really disappointed with what I saw. I was so angry, but I just controlled my emotions noong mga oras na yon. Nagalit ako dahil ginawa ko kasi lahat para tulungan ang taong yon. Nakiusap ako ng maayos sa pamilya niya na sana'y bigyan siya ng komportabling buhay dahil matanda na siya eh. Dinala ko pa ang dalawa kong abogado nung kinausap ko yung pamilyang yon. Kaya laking gulat ko nung nakita ko siyang namatay bilang homeless. May sakit. She was in pain. Nandun sa tabi ng kalsada, sa malamig na kalsada. Bakit siya namatay bilang homeless? Yun yung tanong ko eh. Yun eh. Bakit? Akala ko kasi okay na ang lahat nung nag-usap-usap kami ng pamilya niya. Pero obviously, hindi pala. Siyempre, namatay siyang homeless eh. Diba? Pandemic pa yun. Kaya mahigit isang taon ho akong tumahimik about this. I kept quiet. Until now. Wala akong pinangalanan sa video, pero ilang araw matapos kong i-post ang video na yon, may natanggap akong demand letter. Ito po yon. Galit na galit. Nag-email po si Donalyn at kanyang abogado asking me to delete that video dahil nasisira raw ang kanyang reputasyon. Question number one. Bakit? Guilty ba siya? Guilty ka ba? Question number two. Guilty ba si Donalyn sa nangyari kay Nanay Josie na nakita ng dalawang mata ko na namatay sa tabi ng kalsada bilang homeless under their care? Instead of talking to me and telling me kung bakit namatay ang lola niya bilang homeless after I turned her over to them, binigyan pa ako ng demand letter. Gusto yata akong patahimikin. Kaya ngayon, hindi ako tatahimik. Tanong. Ako agad nag-reply sa letter ni Donalyn sa akin dahil hinintay ko po ang importanteng araw na ito, August 8. Team Jose, hindi ko po makakalimutan ang araw na ito dahil last year, August 8, 2020, pumanaw po si Nanay Josie. At ngayon po ang kanyang unang death anniversary. Si Nanay Josie po ang tinulungan namin noong 2019, 2 years ago, na naka-wheelchair at namamalimos sa Quezon City. Hindi po siya makalakad, hindi siya nakakakilos mag-isa, kailangan pa siyang buhatin, at siya ay may malubhang sakit. Nagsimula siyang mamalimos at matulog sa bangketa noong 2013 pa. Take note, 2013 pa po, at nakita namin siya noong 2019 na, 6 years after. Sinabi niya sa amin na siya ay kapatid ng lola ni Donalyn. So at first, akala ko, medyo malayo, distant relative. Pero hindi, dahil sinabi ni nanay, they are close. Mama ang tawag ni Donalyn sa kanya, at tumira siya sa bahay mismo nila Donalyn mahigit 2 taon, kaso pinalaya siya, kaya siya naging homeless. So the connection is there. Noong December 2019, nag-usap-usap kami ni Donalyn at ang pamilya niya. Nandun yung mami niya, tita niya, uncle niya, at iba pa. Nandun rin si nanay, ako, syempre, at mga abogado ko.
Sa meeting na yon, nakiusap ako ng maayos na sana tulungan nila si nanay at bigyan ng komportableng buhay dahil matanda na siya at may sakit pa. So basically, I turned her over back to her family. Kahit nagdadalawang isip si nanay noon, in-explain ko sa kanya na sana nay, huwag ka na magalit and please give your family a chance to help you again, to be with you again. At sa harap ng mga abogado namin na nandun at ang pamilya niya, we all agreed to it. Bago kami umalis, meron pa kaming pinirmahan ni Donalyn na isang agreement. Ito po yun. Ito, may pirma naming dalawa. Nakasaad rito sa kasunduan na to na i-delete namin lahat ng mga post, videos sa Facebook, YouTube at iba pang social media platforms tungkol dito sa usaping